Siyempre, dahil Wednesday, kasama natin ang, according kay Abay Julie, ay magandang lalaki. Magandang si Dr. Louie Gutierrez. At ang pag-uusapan natin, malapit na talaga Pasko, no? At ang pag-uusapan natin ay tungkol sa pagiging, para maging gwapo ka, kailangan maayos tong part ng mukha mo na to, which is? Which is craniomaxillofacial. Pero pag-uusapan natin, yung mga injuries from mga vehicular accidents. Yes. Specifically, mga motorcycle accidents. Mm-hmm. Mas ano, no? Mas prone sa aksidente, yung mga nagmomotor. Eh, kasi open na open yan. Hindi kagaya kapag nasa kotse kayo. Kasi medyo safe. Mm-hmm. Mm-hmm. Ang mahirap nga dito sa mga nagmomotor na to, minsan hindi pa nagsusuot ng helmet. Oo, ang tapa, di ba? Ano to, pasingit-singit sa kalsada. Oo, pag-ganyan-ganyan na yung ayoko ng motor. Nakakatakot. Napag-uusapan natin yung craniomaxillofacial. Ano nga bang sa ngayon ng medisina yung under yung craniomaxillofacial surgery? Well, sa amin dito sa ENT, ENT head and neck surgery, ang craniomaxillofacial surgery, ito yung mga tumutugon sa mga problema dito sa ating craniomaxillofacial area or simply yung ating mukha. Ang ating mukha kasi is composed of soft tissue, yung skin, tsaka muscles, at saka yung buto, yung pinatawag natin na bony buttress system. Mm-hmm. So kapag kunwari sa mukha, doon sa skin, nagkaroon ng mga sugat, pwede natin ayusin yan. At doon sa buto, minsan nagkakaroon ng ng pagkabalik. No? Nagkakaputol-putol, nagkakaiwa-iwalay yung mga ano. Yes, yan, nasa picture natin. So kapag ito yung nagkaputol-putol, kailangan natin ito i-reconstruct. Pagduduktong-duktongin natin ito para mabuo natin. Parang pieces of puzzle. No? Hanggang sa mabuo ulit yung mukha. Ano yung pangduktong-dundok? Kung sa muscle, glue or yung ano yan, sinulid. Mm-hmm. Pag dito, ano yung pinang-tuduktong? Meron tayong mga bakal. Itong mga bakal, ito yung mga specially made na bakal, mga titanium, no? Mga implants to, na napakagaang. Kasi isipin nila kung stainless yung lalagay natin yung napakabigat na ano, no? Bumagsak na yung mukha mo. Tsaka makapal. Ang kailangan natin, maliit, na magaang, at saka yung bio-inert. Ibig sabihin, tinatanggap ng ating katawan. Kasi kung hindi, i-reject yan, magiging foreign body ito sa loob ng ating katawan. Tapos maaari siyang mag-cause ng pamamaga at infection. Eh, Doc, ganito. Kasi sabi nga natin, usually yung mga craniomaxillofacial injuries, secondary yan to vehicular accidents. Tama po. Probably yung mga motorcycle. May mga datos po ba tayo kung ilan yung mga nasasangkot sa mga gatong uri ng injuries? Okay, oo. Tulad ng nakikita natin sa ating TV screens, ito yung mga causes ng craniomaxillofacial traumas. Maaari ito kasing mauling, ibig sabihin, mga nag-aaway, nagsuntukan, nasapak, ganyan. O kaya yung mga na dudulas, bumabagsak, lalo na sa mga matatanda, no, na tumatama yung mukha, nagkakaroon ng bali, at lalo-lalo sa mga vehicular accidents, maaaring ito ay motorsiklo, bisikleta, kapag yung mga nag-e-exercise yung ilong, di ba may nabalita yan nung dati, yung nabagsakan ng barbell. So, ito mga to ay lahat ng yan maaaring maging sanhi ng maxillofacial trauma. At nakita nga natin doon sa datos na mataas yung vehicular accident. At kapag hinimay-himay pa natin ito, lumalabas na ang karamihan dito ay galing sa pagmumotor. Pero alam mo ba na sa bawat linggo, almost 7,000 to 10,000 ang nabibenta ng motor ngayon dito sa Kamaynilahan. Mm-hmm. Kaya napaka-mura kasi, no? Mura ang down payment. So, yan ang pinakamabit. Parang easy access. Grabe ngayon, traffic. Ito, ang dami talaga motor. Ayun. May nag-text, Doc. Mm-hmm. Sabi niya, paano po malalaman kung may bali po sa buto ng mukha? Mm-hmm. Ako po si Randy, 34 years old, ng Giginto, Bulacan. Paano malalaman kung may bali sa mukha? Una-una, kailangan magpatingin ka sa iyong doktor kasi ina-examine natin yan. Meron tayong tinatawag ng physical examination, no? Kakapain niya ng doktor. Ngayon, kung hindi naman may mga diagnostic modalities tayo na ginagawa tulad ng x-ray. At kung meron namang ito, malaking hospital at meron silang CT scan, at pwede naman natin itong pagawa ng CT scan. Mas clear, no? Mas clear. Tingnan natin doon sa susunod na ating slide. Ayan. There. So makikita natin na mas clear. Oo. Almost kamukha nitong ng model natin. Mm-hmm. So ito ay mayroon three-dimensional reconstruction. So makikita mo talaga yung mga tiny details, no? At ayan nga,
para mabuo natin yung ating mga buto. So hindi ito masasabi na may bali ka sa mukha just by looking at it or pagkapa. Kailangan talaga ma-x-ray or ma-CT scan. Para makita natin yung eksakto. Yes, ayan. Ito naman, Dok. Ano-ano naman yung mga sintomas, yung mga nararamdaman kapag merong bali sa mukha? Alam mo, declare, depende yan kung saan yung bali. Ang no? Kapag, area ng mukha. Oh, area. Kapag ang bali, at natin itong facial distribution, meron tayong datos tungkol sa facial distribution, makikita natin dito na ang bali ay maaring sa upper face, pero mga 3% lang yan, no? Dito sa mid face, 22%, lower face, 40%, tsaka iba, yung iba, combination na. So makikita natin dito yung lower face ang pinakamadami. Ibig sabihin na pa nga. Yes. Kasi yan yung medyo anteriorly located, eh, no? Tsaka yan yung medyo protection ng mukha natin, tsaka ng liig. Okay, etong kapag kunwari, magsimula tayo sa upper face. Sa upper face, ang mga sintomas yun, maaring mawalan ka ng malay. Doc, excuse me, upper face, saan bali yun? Hanggang sa mitas, ibabaw ng ating mata. No? Okay. So itong mukha natin, maaaring mawalan nga ng malay, sumasakit ang ulo, ayan. Yeah. So, marami pa iba, minsan may pagdurugo, no? Dito naman sa mid-face natin, apektado dyan ang ating mata. Okay, maaaring nanlalabo ang mata. Minsan nagkakaroon ng pagkabulag. Dito naman sa ilong, maaaring nagdudugo ang ilong. Okay, mahirapang huminga. Okay, kasi mga minsan may mga namumuong dugo dyan. No? Ano? Apektado pati yung tenga. Tapos sa lower face, yung pinaka-common nga natin, ito yun naman yung nahihirapan magsalita. Okay? Kasi maaaring merong problema sa dila, merong dugo. O kaya naman, dahil sa iyong panga, hindi maibuka, yes. You know, nahihirapan din na huminga. Minsan, mahihirapan din lumunok. So, iba-iba. Depende sa area kung saan tinamaan. Ayun. Sabi nung sunod na texture natin, paano ginagamot ang mga pasyente na nasangkot sa craniomaxillofacial injuries? Okay, paano ginagamot? Depende yan. Kung ano yung injury na napamon ng ating pasyente. Yes. Una-una, kung simple lamang, galos-galos lang, syempre, bigyan mo ng antibiotiko, no? Bigyan mo ng paalis ng pamamaga, okay, panlinis doon sa sugat, at tinatahi natin yan. Pero kapag kunwari, apektado na talaga yung mga buto. May fracture. Kapagkati mo ni Mami Liz kanina, kailangan natin ito pagduktong-duktongin sa pamamagitan ng mga titanium implants and screws, no? So, itong mga implants na to, mga bakal ito, na ito, meron tayo dito model. Kung makikita si mo... So, makita mo yung mga fractures dyan, nalagyan natin yan ng mga implants at pagduduktong-duktongin natin. Minsan naman, kapag kunwari, meron bone loss, kamukha nito, nakita natin yung bone loss, naglalagay tayo ng titanium sheet dyan. Okay? Okay. Tapos yung mga, maaaring tayo maglagay ng grafts or muscle flaps para hindi bumagsak yung mata. Kasi kung hindi, hindi maganda yung magiging kalalabasan, itsura. No? Kailangan natin i-reconstruct surgery na rin siya. Tapos tinatara mo kanina, ito ba ay mahalata? Usually hindi, kasi makikita din natin dito sa ating second model, after ng bone, meron tayong tinatawag na musculature. Bago yung skin. So, ito yung muscles natin, matatakpan na yung implants na yan. Dahil sa kapal itong muscle, hindi na siya halos makatapat. Wala naman siyang long-term side effect, like baka mas... Subuan ng laman. Or kaya halimbawa, kung maginaw, hindi ba siya mas nangingilo? Wala naman. Walang ganong epekto. Makirot. Oo, makirot. Tama, oo. Minsan nga, tinatanong, Dok, baka pag dumaan ako sa airport, eh, tumawag ko. Oo. Kasi may metal yan. Wala. Ayun. So, yung mga, Dok, yung mga ganitong mga klase ng, mga injuries, meron pa ba kayong mga gustong i-share dun sa ating mga? Oo, usually ito ay, kasi may tatanong, ito ba, Dok, local anesthesia? Ibig sabihin, patutulogin ba? Opo, ginapatulog po ito. Isipin mo lang, bubuksan natin yung, parang minsan face-off yung ginagawa natin. Meron tayong, ayan, nasa ating TV screen. So, ganyan yung setup niya, no? Meron tayong anesthesiologist, meron tayong group of surgeons, minsan may kasama ophthalmologist, neurologist, doon sa surgery na yan. So, sama-sama po nagtutulungan ang mga doktor na yan para maisaayos yung injured facial area natin. Oo, kasi syempre, di ba, kailangan presentable yung mukha dahil ito yung pinangharap super facial. Yes, pinangharap sa mga tao. Di ba na-invento, Doc, yung laser surgery para sa mga ganyan? Wala pa ba? Meron na rin. Meron na mga... Nandito na sa Pilipinas? Meron na sa ibang mga institusyon na ginagamit natin para mabuksan ang mukha. Yes. Okay, minsan pa, mga
pagtutol ng mga buto kasi minsan kailangan din nating tanggalin yung mga buto. Ah, ito nga pala, means magtatanong din, no, ito bang craniomaxillofacial puro trauma lang? Mm-hmm. Hindi, no, minsan ginagamit ito rin mga doctors na tumutugon sa mga may tumor na kailangan natin tanggalin yung mga buto para ma-access natin itong tumor na to. Minsan meron din tayo mga nakukuha mga pasyente, yung mga may cleft lip and cleft palate, mm-hmm. no, kasi nire-reconstruct din natin ang mga ito. Mm-hmm. Tapos yung mga congenital malformations. So, inaayos natin ang mga mukha ng mga bata na ito. Ayun. Yeah. Dok, thank you. Ang dami ko na lang. Ang dami. Natutunan. Para ako nag-review class. Tapos naging aware ako na talagang ingatan yung mukha. Kasi, di ba, parang napakahirap niyang ibalik kung magkaroon mo ng problema. Oo, kaya dapat tandaan ng mga ating motorista sa kalsada. Una-una, dapat kung magmumotor kayo, nasa tamang edad. Okay? Marunong kayo talaga magmotor. Okay? Tapos dapat may lisensya. Okay, may lisensya. Helmet. Tama 'yun, dapat nasa tamang pag-iisip. Okay, ibig sabihin dapat alerto din kayo. Kahit naman kayo, siguro yung sa driving talaga na talagang car, yung huwag kang mag-drive na nakainom. Kaya inaantok. Nagtetext sa inaantok. Makain. May ganun. Ito 'yan. Okay. At saka syempre, dapat siguraduhin yung maayos ng itong motorsiklo. At saka huwag ganyan pa, ano-ano, yung pasingit-singit sa kalsada. Oo, nag-ano. Ayan. Tapos, syempre, kapag kayo nagmumotor po, sumunod kayo sa batas trapiko. Hindi porkit maliit ng motor, kapag stoplight, minsan nakistop, di ba, didiretso, ganyan. Nagbibita ng red light. Yes, oo. O, di ba, ang galing ni Doc, hindi lang siya pakalusugan. Panglahatan safety sa mga pang-safety. Doc, kami gusto kang batiin yung mga taga East Avenue natin. Oo, binabati natin ang ating mga kasama dyan sa East Avenue Medical Center, lalo-lalo na sa ating director, si Dr. Roland Cortez. Alam mo, may papagawa si Dr. Roland na otolaryngologic maxillofacial center. Mm. No, ito ay isang specialty center na tutugon sa lahat ng mga trauma, injuries dito sa maxillofacial area. So special unit siya. Special unit para ito. Para sa mukha. No? May mga doctors tayo dito na kahanda. Kasi alam mo, itong Quezon City, nandiyan yung Killer Highway. Alam mo ba kami Killer Highway? Oo, alam na natin yan. Hindi natin ginagawa. Ang dami dyan. Oo, yung common doon 2012, medyo bumaba kasi nagkaroon tayo ng 60, RA yung 60 km/h. Okay, tsaka yung 60 km per hour. Pero ngayon, tumataas na naman. Ibig sabihin niyan yung monitoring ng ating mga taga-subaybay, medyo nagiging lax na naman. Oo, kaya ayan, maswerte tayo at sana matuloy yung proyektong ito dito sa East Avenue Medical Center. Thank you ulit, Dr. Louie. Thank you, Dr. Louie. As always, marami kami nga natututunan kapag nandito ka. Thank you. Sa ating pagbabalik, makakasama natin si Abay Julie para sa ating trivia. Diyan lamang po kayo.